guys, good morning. Dito tayo sa Farm One ngayon. Saan pupunta? Sa Farm One, ay Farm Two. Kunin namin yung imbuto niya. Oo nga pala, nakalimutan niya, no. Sige, sige, pakiagisan niyo na ulit yung baby. Okay, sige. Kalimutan nila yung imbudo kasi magpapataba kami ng okra ngayon. Tapos, ayan, andiyan si Tatay Sid, nagpa-araro kami ng pagitan ng okra. At magluluto tayo ng sopas. Ayan yung mga alaga natin, marami pa namang natira. Ayan yung mga pabo pinawala na, malalaki na sila eh. Mga bagong... Meron pa rin naman tayong bibe, ano. Yung mga alaga natin. Marami pa rin manok, kaya lang maliliit. Ayan, mga ganyan. Dahil nga nadali tayo ng di ko alam kung ano yung dumali sa atin. Kung avian ba o tao. Ayan, dyan tayo. Di na namin pwedeng gamitan ang hosto pag didilig kasi mababali na yan pag tinamaan ng hose. Hindi kagaya nung maliliit pa sila nasa hukay, pwede mong hilahin yung hose, hindi nila tinatamaan, hindi siya mababali. Pero pag ganyan kalaki na, patubig na talaga, ano na, yung tigmak na ang kailangan dyan. Kaya nag-gumawa tayo ng daan ng tubig. Yan, kung mapapansin nyo, medyo hindi siya ganun kaberde kasi wala pang patabayan. Ngayon pa lang namin papatabaan yan. Yung unang tanim namin mas makapal dyan kasi yung tudling niyan halos ganyan lang. Nahirapan kaming mamitas kasi halos dikit-dikit na, kaya pinalayo ko ng konti. Kaya medyo maluwag-luwag magpitas niyan. Ayun, si Tatay Sid, good morning. Tsaka si Batang Kalabaw. Oh. Good morning mga guys. May taba ka ta. Ala, tunakubal yan. Ala ng obro. Ala ng obra. Di ma, pinaka ka na ning okra. Pag kasi hindi ginamita ng imbudo to, medyo matagal pag papataba. Magpabili na ako ng ano, ng 4600. Yung isa sa pinakamahal na pataba. Kahit na medyo mababa yung presyo niya. 12 yata ang okra ngayon. Pero dahan-dahan lang muna. Ito kasi uubos ng ano to eh. Uubos to ng 2 kaban. Pataba kung talagang papatabaan namin. Pero isa muna. Pagka tumaas ang presyo, tsaka natin dagdagan. Actually yung kausap naming buyer dito, 3 na. Pero hindi ako mo-oo kasi... mahirap umuoy sa 3 buyer eh. Titingnan lang natin kung siyempre titingnan natin yung maayos kausap. Kasi merong mga buyer na hindi naman lahat ano. Merong mga buyer na pag pangit na yung gulay mo, bibitawan ka na. Pag mura na, bibitawan ka na. Hindi dapat ganon. Kasi pag pinasukan ka ng isang buyer, mura't mahal, hanggang sa malaos yan, kailangan kunin niya. Ganun po ang talakaran sa ano, sa gulay dito sa amin. Kaya siyempre titingnan natin kung sino yung magandang kausap. Ito na ba kayo ng talong na dilaw? Itong talong na to, ano na to? 1 taon na mahigit. Pero namumunga pa rin, no? Hindi naman naalagaan. Ilan yung bilin mo? 5. Hindi, ala na 5 eh. Ala na ba 5? 5 meron. Pwede na rin yan. 5 na lang kung wala 5. Ito yung gagamitin natin pang pataba para mabilis. Patre. Luluto tayo ng sopasin. 1 kilo to, no? Hindi kakasya din sa ano natin. Siguro kalahati lang. Pwede. Hindi na natin kaya ubusin.
yung tunay. Puro naman yan. Dapat yung kalderong malaki. Ayan, dyan tayo mamumuhunan sa mga patawa. Yan ang medyo malaking gastos. Magkano de? 2,000. Ah, 2,000. Buti nga 2,000 eh. Nakaraan 3,000 mahigit yan eh. Grabe no, 50 pesos to. 50 pesos yan. Ano, pag wala tayong kamatis, ang taas ng presyo nila. Tingnan mo na may... Kaya kaya tamo ito yan, segunda. Oo. Kamatis natin, kalalaki nun. Pero bagsak ang presyo. Ngayon, kamatis tsaka sili daw ang mataas ngayon. Sandaan kilo niya, kamatis? Sa palengke. Sa bayer, 40. 40? Apangat na yung ulan mo. Yung ulan natin, ano? Sabi nga ni... Oo, patag ulan eh. Nagle-level lang yung kamatis. Kaya siya sa inyo nore mo krayo, ano, para... Inihaw tayong, ano, mangus. Ito rin. Ito rin. Ito rin. Ito rin. Ito rin. Ito rin. Dumubrad. Naman tayo. Wala. Ababa. Hindi pagkain yan, uy. Nalalasong kayo dyan. Nakakain nyo lang. Magkataka ng bukas, eh. Ha, mag-overnight tayo. Ayun pa. Alanganin yung oras natin. Oo, kasi pipitas bukas. Di natin mayayari ngayon yan eh. May matira man bukas. Konti na lang. Konti na lang. Merong istorya, si Patrick dala niya yung radyo. Dumalaw siya dun sa airpot niya. Sa simenteryo. As nagpaalam na, nung uuwi na siya. Sabi daw niya sa tatay niya, tayo uwi na ako, sabi niya. Hindi lang na may nagsalita ya. Eh, ni radyo ni Eddie. Nagulat. Sabay alis eh. Mayuro yung balayibo niya. Punong kaya na to. Wala niya, sumugot yung tatay niya eh. So, magbububod na ako habang nagpiprepare sila. Sa pa. Okay na. Thank you. Saglit lang naman to. Medya ora lang to. Patikin. Lagot yung ano ko. Sabitan sa balikat. Ayan, tapos na si Batang Kalabaw. Pahinga ka na. Sunod niya, patubig na. Pag di namin natapos, hindi, sigurado hindi namin matatapos ngayon to. Siguro abutin, kahit abutin kami ng alas 8 ng gabi or alas 9. Tatyagain na namin kasi kitas tayo bukas dun sa farm 2, farm 3. Okay. Ayan, iihaw natin, balutin na lang ng ihaw ng saging at maluluto na yung sobas. Bagyan na lang. Tara, Tatay Sid, mag-sopas muna tayo.
Oh. Saan na yung sopas natin? Sa kandero pa yan eh. Tago niya po wala. Kala ko nasa San Carlos eh. Ano ba rin, suman? Suman bangus. Tupig. Kalalaking tupig dyan. Kalalaking tupig. Tama nga tatay Sid, yung ano, kamatis. 50. Ano kalahati kilo? Mahal na. Sanda isang kilo. Sanda isang kilo eh. Yung pare namin sa ano, handa ba tumama siya ng kamatis? Ay, di meron. Nakakaisandaan 3. Ang dami nun. Iba-tiba ka pagka tumama ka talaga sa gulay. Tumama sa kamatis, ay, saka sa palaya. Yun daw utang niyang mayigit kalahati. Nabayaran niya, oo. Plus isang kotse yung... Pag talaga tumama ka sa gulay, talagang one time, big time. Naibenta niya, yung bayad ng utang. Ewan ko lang bakit kami, madalas kami magtanim ng kamatis, hindi namin tinatamaan. Pero kagaganda ng bunga. Tamaan din natin yung kuya. Oo. Oh. Nawawala lang sa panahon. Oh, pwede na yung sopas habang mainit oh. Gino. Mayroong sahog na nenok. Ako panay busog para busog ko palagi ang ani. Ba't ikaw magtasa? Oh, luto na yung iniho. Kain na tayo. Kakain ang atupan! Uy! Malakas ang apoy! Kasama natin si Optimus. Naku, sana nadala nila yung diesel. Nakakalimutan yung diesel, trek ano? Meron pa naman yan lamang kalahati. Pero hindi aabot yan. Dapat pala binlak na natin diretso yung nasa tapat nito. Doon kami mag-umpisa sa dulo kasi ang lupa dito pababa, mas mataas doon. Pababa siya dito sa gitna. Doon sa gawing unahan namin na yun, may okra dyan. Hindi ko alam kung 5 kilo. Doblehin mo yung laki nito. Doblehin mo yung okrahan namin. Pero ang pagtanim nila mas makapal. Itong tudling namin na to halos dalawa na yan. Ang purpose nun para hindi pag lumaki na yung okra, hindi tutubo yung damo pag lumaki na yung dahon. Ayun lang, ang problema nun sa makapal na ganun, mahirap pumitas. Yan, katamtaman lang yung pagitan na yan para maluwag mamitas. Reload. Okay na, Trek. Tayo. Asan yung isang bangus? Lumamoy. Lumundag na. Ayan po tayo. Ando pa na sa lahat.
hindi kumasya yung ano, isang kaban. Inuha namin yung tira namin doon sa ano, so sa talong. Bali halos isa't kalahati din na ubos. Nag-harvest na sila ng mais dito. Nakakain yung alaga natin. Uwi na daw, uwi na. Uwi na kayo, uwi. Itong pinagtam na naming okra na to nasa 2,500 or 3,000 square meter. At nung kilo yung pumasok, gumastos ako ng 1,500 sa stable, 3,600 sa buto ng okra, 3 kilo. Tapos ayun, ngayon pa lang kami nagpataba yung urea sa kalabali sa kalahating kaban. Sa ngayon, yun pa lang ang nagagastos namin dito. Dahil hindi pa namin i-spray yan to eh. Wala pa naman masyadong naninira. Hindi naman masailan ng okra eh. Ang problema lang nito, kaya naninilaw, kulang sa pataba. Kasi nga, nahuli na yung pataba namin. Ngayon pa lang namin pinatabaan. 9,000 plus yung nagastos na namin dito. Pag naman nakuha natin yung presyong 20, 30, hanggang 40, isang kilo, yung pinuhunan natin na yun, nasa 3 pitas, 4 na pitas lang makukuha na natin. Wag lang yung bababa sa 10. Pag bababa sa 10, makukuha pa rin natin, kaya lang tabla na. Pagod na lang ang ano natin doon, hindi na bawi. Kasi yung iba, pag halimbawa 10 na lang, pinapa-stable na nila yan, pinaparoto na nila, inaalis na nila, pinapalitan ng bago. Kasi nga, uupa ka pa ng pipitas, uupa ka pa ng pagkain, ng merienda, lugi. Pero kami, dahil kami lang ang nagtatrabaho, kahit 10, pinapatulan namin. Pero hindi pa naman natin naranasan yung 10. Dahil pangatlong beses na namin okra to, tumama kami ng 50 ang kilo, 35, 40. Hindi pa kami na nakatsempo ng 20 pababa. Kaya hindi kami nawawala ng okra. Tsaka yung sitaw. Pwede na dito, Trek. Pwede na dito, basa na dyan eh. Tapos yun na lang tayo mag-umpisa pagtapos na tayo dito sa ano. Ayan. Sulit kayo sa tubig ngayon. Ano yan? Ano yan? Sopas daw, Rambo. Sopas. Mag-sopas ka daw muna, Trek. Kaya mo na di ba kasagot? Sopas, ne? Ala, hindi mo chinyards eh. Pwede pa kayo mag-merienda kung ayon yung sopas, oh, may kanin. May sopas na iba? Hindi pa nga, pinayin. May merienda sila, si Optimus, walang merienda eh. Oh. Makulimlim eh, oh. Be, bilisan yung magpatubig. Baka abutan tayo ng ulan. Nagawa natin. Nagdidilig abutan ng ulan eh. Bigay natin sa kanila at sabihin natin bayabas. Bayabas. Parang bayabas nga ano. O santol. Eh, maling ang rake.
Trek. Oh. Santol. Para santol eh. Yung okra namin sa farm 2, medyo malaki yung nagastos namin doon, nasa halos 30 mil. Kasi ano yun eh, na parang yung usong kabayo, hindi sila lumaki na nila matagal. Ang dami naming inubos na pataba, sobrang alaga. Pero okay naman nung tumaas sila. Pero ito, itong alang-alaga, tingnan nyo, ang ganda. Alapang spray, ngayon palang pinatabaan. Kaya kung minsan nasa lupa ya. Nasa talig yung lupa. Ganun kaya yun. Dari ito, nalagyan natin ng palay at saka nung organ. Sa bagay, pinaggalingan ng palay ito eh. Tapos nilagyan pa namin ng ano, kipot ng manok. May organic to eh. The best talaga yung ano, yung okra sa pinagpalayan. Pagkataas ng palay, birahin mo ng okra. Mataba pa yung lupa. Pero kumita naman kami dun sa ano, dun sa okra namin, dun sa farm 2. Kumita siya ng almost 80,000 dahil naka 30 pitas kami, no? 30 no, Trek. 30. Pero yun yung 30 pitas. Tapos ano pa sa presyo? 41.50. Hindi, sana nini, dinalan naman. 100 pitas. Ay, 100 pitas, 1 kilo. Hindi, kahit 99 lang na, pwede na. Pwede na. Kakain naman ito. Walang damo, wala pong masyadong damo. Ano na ngayon ha? Ngayon palang tutubo ang damo niyan dahil ngayon napatubigan ng buo. Pero mauunahan na sila ng okra dahil nakapataba na yan. Kasi ang damo, pagka na silong nasa okra, wala na, hindi na masyadong tutubo. Sa atin ba yun, de? Yung mga manok na yan? Baba. Hindi sa atin yan. Oh, may mais dyan eh. Yung mga dumalagang dito, ay pabo. Parang pabo. Ibon yun eh. Nalareta, tagak. Alas sa luyot dito eh. Hala pa, di pa nag-uulan. Dati-dati, pagka ganito na kalalaki yung okra, umuupan na kami ng, ano, ng magdadamo. Dahil sumasabay yung damo. Pero ngayon nakamenos tayo dahil walang damo. Walang masyadong damo. Biruin mo rin yung gagastusin mo sa iupa mo sa taong, halimbawa, 4, 5 kataong magdadamo. Hindi man nila makukuha ng isang araw to eh. Guupa ka ng 300 a day or 400 a day. Malaki din. Oh. 5 katao ito, abuti ng 2 araw, 3 araw. Stable.